بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sa lahat ng ating mga kapatiran saan mang panig ng mundo at syempre sa ating mga ka-livestock, sa ating mga ka-agri, mga ka-farming, mga ka-sheep. Isang mapayapa at magandang-magandang araw po sa inyong lahat. Nawa ang kapayapaan ng tagapaglikha ay ating makamit. Okay? So ito po muli ang inyong lingkod, Brother Yusuf Lopez po, mula sa Abu Ridwan Livestock Farm. Sa araw po na ito, ay pinili nating gumawa ng ating video at para nang sa ganun mai-upload natin ito at makatulong ito sa ating mga kababayan. At magbibigay tayo ng mga tips, no, ng ilang mga paalala o mga bagay-bagay na dapat nating ihanda bago tayo sumabak sa pag-aalaga ng tupa. Ang tupa po napakasimple, sabi ko nga sa ilang mga video natin, napakasimple at napakagaan nitong alagaan. Kung, ayun, meron itong kung naihanda natin yung mga bagay-bagay na kailangan nila para hindi tayo mahirapan. Okay? Kumpara po sa ibang mga alaga, sa ibang mga livestock, masasabi kong mas madali at mas magaan ang pag-aalaga ng tupa kumpara sa ibang mga livestock. Kasi sila low maintenance, no? Damo lang, sapat na para sa kanila. Ha? Hindi ibig sabihin gaganda sila, magiging maayos ang build ng katawan nila kung may bibigay natin yung tamang nutrition para sa kanila. Ha? Konting feeds lang, okay na sila. 70 to 75% damo, magsusurvive sila. At ganito kasimple alagaan. Kung, ito nga sinasabi ko, kung meron tayong mga naihanda bago natin sila alagaan. So, ang atin pong ibibigay ngayon ay mga tips, no, na dapat nating ihanda bago tayo sumabak sa ganitong uri ng pag-aalaga. At syempre, hindi pwede kasi na, okay, una kailangan syempre may pera tayo, meron tayong pangkapital. Okay, may kapital na tayo, may pampupuhunan tayo, so gusto nating bumili na agad ng tupa. Hindi muna po, no? Kahit meron na tayong pera, huwag muna tayong bibili agad-agad ng ating mga alaga. Ibig sabihin, kailangan muna nating i-consider ang mga bagay na sasabihin ko sa inyo. Pero nasa inyo pa rin po yung desisyon. Kung gusto po ninyong bumili na, nasa inyo po yan. Ha? Pero sabi ko nga, hindi ibig sabihin may pera ka na, bibili ka na agad. Okay? So ano muna yung dapat natin gawin, mga ka-livestock, mga ka-agri, no? Una, kailangan po maihanda natin para sa ating mga alaga yung kanilang mga pangangailangan. Ito po yung magbibigay tayo ng tatlo, no? Tatlo na pangunahing pangangailangan ng ating mga tupa. At alam niyo po ba ang pangangailangan ng mga tupa ay halos katulad din naman ng pangangailangan nating mga tao. Totoo po yan. Ang pangangailangan nila ay halos, itong pangunahin na ito ay halos pangangailangan din nating mga tao. Yes. Na kailangan muna nating ma-consider ito bago tayo kumuha ng ating mga alaga para hindi sila maging malnourished o kaya hindi mapabayaan o kaya baka magkaroon ng iba't ibang sakit kasi hindi natin naihanda itong bagay na ito. So huwag na natin patagalin. Ano ba yung mga bagay na dapat nating ihanda? Unang-una, na sinasabi kong katulad din naman ito ng pangangailangan ng tao. Number one, kung may kapital ka na, may pera ka ng pampupuhunan, ipangsisimula para makabili ng ram, para makabili ng iwi na iyong sisimulang alagaan, kailangan i-consider mo muna yung pagkukunan mo ng pagkain. Number one, kailangan meron kang pagkukunan ng pagkain. Ibig sabihin, mga ka-agri, mga ka-livestock, hindi sapat na may pera na tayo, bibili na agad tayo, no? Pag ganun kasi, okay, may pera ako, bibili na ako, kahit wala naman pala tayong pagkukunan ng sapat na pagkain para sa kanila, ang mangyayari nun, bibili tayo ng mga pagkain nila. Mas malaki ang gastos.
mas mataas yung maintenance na gagamitin natin sa kanila. Kasi bakit? Kailangan mong bumili ng damo, kailangan mong bumili ng silage kung magsa-silage ka, kailangan mong bumili ng feeds para mag-survive sila, para sa pagkain nila. So kailangan i-consider muna natin kung meron ba silang pagkain. Bago tayo bumili, kailangan titingnan natin doon sa lugar na paglalagyan natin, yung napili nating lokasyon. Kailangan meron tayong source of grass. Yan. Meron tayong pagkukunan ng damo para sa kanila. Or meron tayong pagpapagalaan para sa kanila. Kailangan ready po yun. Ibig sabihin, kung meron tayong mga bakuran na hindi nagagamit, meron tayong mga lugar, lokasyon, mga bukid na hindi naman napapakinabangan, tinutubuan lang ng damo, eh tama, check ang number one mo. Kailangan meron tayong maibibigay na pagkain para sa kanila. At ang 70 to 75% kahit 100% puro grass, mabubuhay sila kahit wala ng artificial na pagkain, no? Kung kompleto na tayo ng damo, iba't ibang uri ng damo tumutubo sa ating bakuran, maraming pwedeng makuhang mga legumes, may mga ipil-ipil, may mga madre kakaw at iba pa. Kung kompleto na yan sa bakuran mo, kahit wala kang feeds, magsusurvive sila. Okay? So number one, kailangan pagkain. Napakahalaga po nito. Kasi kapag wala tayong pagkukunan ng pagkain, mamumroblema po tayo. Pagkatapos, ang problema natin mapupunta sa mga alaga natin. Kasi bakit? Siyempre, kung kulang sila sa pagkain, huwag nating asahan na magkakaroon sila ng malusog na pangangatawan. Huwag nating aasahan na magbi-build up sila ng maganda. Kasi wala tayong pagkain eh. So, ang tendency, magiging kawawa sila. Okay? So, Brother Yusuf, kasi meron akong lugar, maliit lang, tamang-tama lang para makagawa ako ng bahay nila. So, paano yun? Hindi ako pwedeng bumili. Kasi wala akong bakuran na pwedeng paggagalaan. Pwede po. Pwede po kayong bumili ng alaga kung kaya nyong isupply yung pagkain. Paano? Kung meron naman po sa mga kapitbahay ninyo, sa mga karatig lugar, sa mga karatig bukid, no? Na mga damo na pwede nyong pagkunan ng kanilang pagkain o mga bakanting lote o lupa o bukid na hindi naman nagagamit, makakatulong pa po kayo. Saan? Doon sa may-ari ng lupa. Bakit? Instead na nagpapadamo sila, andyan na yung mga tupa, sila na yung magiging grass cutter nila. Sila na yung maglilinis ng bakuran. Kung meron kayong mga kapitbahay o mga katabing lote na hindi naman nagagamit, eh napakaganda po para sa kanila. Okay? Kung wala tayong malawak na lupa, meron pa rin solusyon. Ano yun? Magka-cut and carry tayo. Ibig sabihin, kukunin natin yung mga damo na nakakalat lang naman usually, na number one pang ang nagiging problema, di ba? Ng ating lugar. Kasi bakit? Kapag ka nagsulputan na yung makapal na damo, pinamamahayan na ng kung ano-ano, mga insekto, nandyan na hindi natin alam kung anong nakatago dyan, no? Kung anong nandoon na mga pwedeng mga mapanganib. Okay? So, pwede tayong mag-cut and carry. Kukuha tayo ng damo, no? Tapos ipapakain natin sa kanila. At ang damo naman sa Pilipinas, napakadaling kuhanin. Hindi po mahirap ang damo sa atin. Hindi tayo katulad ng mga Middle East country na kailangan pa nilang mag-import ng kanilang mga damo para lang maipakain sila sa alaga nila. Pero sa atin, nandyan ang damo nakakalat. At matutuwa pa ang kapitbahay mo kung kukuhan mo yung damo para ipakain sa mga alaga mo, kasi nalilinisan yung kanilang bakuran. So una po, sabi ko, kailangan meron tayong pagkain, no? Ito yung number one. Kung may pera ka na, may pampuhunan ka na, okay, kailangan titingnan natin, meron ba tayong pagkukunan ng pagkain. Baka kasi mahirapan tayo. Kung wala tayong pagkukunan ng pagkain, ay magiging kawawa lang yung mga alaga natin. Isang araw, isang linggo, isang buwan, baka susunod nun eh mapunta na sa kamatayan yung ating alaga, o kaya sobrang payat na yung ating mga alaga. Okay? So kailangan unang-una i-consider natin, mga ka-sheep, mga ka-livestock, mga ka-agri, dapat merong
pagkain. Check natin yan. No? Pangalawa, kailangan, kung meron na tayong pagkain, aba, ano bang kapares ng pagkain? Kailangan meron tayong malinis na tubig. Opo, sabi ko nga kanina, ang pangangailangan nila, kahalintulad din ng pangangailangan natin. Ano yun? Kailangan natin kumain. Kailangan din nating uminom. So kailangan, kung meron ka ng pagkain, dapat meron ka ring source of water. Source of clean water. Ibig sabihin, meron kang pagkukunan ng malinis na tubig na ipapainom sa kanila. So kailangan po nila yon. Ha? Kahit gaano karaming pagkain pa yan, tambakan mo ng pagkain, sige, lantakan na nila. Kung wala yung tubig, hindi yan magsusurvive. So number 2 na kailangan i-check natin, kailangan meron tayong pagkukunan ng malinis na tubig para sa kanila. No? Yung tubig na natin, yung tubig naman po natin, hindi naman po mahirap hanapin eh. Di po ba? Napakadali ng tubig sa atin. Pero kasi merong mga cases, katulad sa mga bulubundoking lugar, minsan napakahirap hanapin ng tubig. No? So kailangan po yung lugar natin na paglalagyan sa kanila, i-consider natin, kailangan meron tayong tubig, no? Kasi maraming pangangailangan ng ating mga alaga sa tubig. Okay? So hindi pwede na may pagkain nga tayo, wala naman tayong tubig. Okay? So, alis ka diyan ito. Nanggugulo si ano eh, ito. Nanggugulo ka, alis ka diyan. So tulad po ng sabi natin, kung meron ka ng pagkain, may makukuhanan ka ng mga damo, meron kang source of food para sa kanila, check na yon. Number 2, kailangan meron tayong access sa tubig, malinis na tubig para sa kanila. So kailangan may access tayo dun. Meron tayong pagkukunan ng malinis na tubig para sa kanila, na kanilang iniinom. Okay? Kasi kung marumi yung tubig na iinumin nila, maaaring makakuha sila doon ng mga bakterya, iba't ibang uri ng bakterya na magiging sanhi ng sakit o karamdaman ng ating mga tupa. Hindi natin namamalayan, bigla na lang nagtatamlay, bigla na lang nagkakaroon ng kung ano-anong sakit. Yun pala, nakakuha sila ng sakit mula sa tubig kasi marumi pala yung tubig. So number 1, check pagkain. Number 2, kailangan meron tayong source of water, madaling access para sa tubig. At number 3, nakatulad ng pangangailangan nating mga tao, sinasabi natin, mga tips ito, kung check na yung pagkain mo, kung check na yung pagkukunan mo ng tubig, kailangan i-consider din po natin, ano yun? Kailangan meron tayong shelter. Meron silang bahay na masisilungan, bahay na matutuluyan. Hindi man ganun kaganda, hindi man ganun kabongga, at least meron silang bahay na matutuluyan kapag umuulan. Syempre, kailangan meron silang masisilungan, no? Kapag sobrang init, ha? Kailangan meron din silang masisilungan, hindi yung nakababad lang sila sa araw, nakababad lang sila sa ulan, o kung saan-saan lang sila nakikisilong, no? So tulad din po nating mga tao, kahit napakalakas mo, ha? Kung lagi ka naman nauulanan, naaarawan, eh maaaring magkaroon ka ng karamdaman, no? Magkaroon ka ng sakit. Ganon din po yung mga alaga natin. Kailangan din nila ng relaxation. Kailangan din nilang makapagpahinga. Ha? Kaya kailangan, meron silang bahay na matutuluyan. Kung nagsisimula pa lang po tayo, hindi naman natin kailangan gumastos ng napakalaki o napakarami, no? O gagastos tayo ng daan-daang libo para sa bahay nila. Hindi naman po. Ang mahalaga, sabi ko nga, kahit kawayan lang yan, kahit bayog yan, kahit bayog lang yan, no? Pwede po yan na maging bahay nila. Usually, sa ibang bansa po, makikita natin ang mga tupa, hindi naman po naka-elevate, no? Usually, makikita natin nasa ground lang sila. Meron silang pinakabahay, no? Doon sa kanilang bahay. Pero maganda yung mga bahay nila sa ibang bansa, syempre. Kasi doon, hindi naman nagbabaha.
no? Hindi nila ine-elevate, no? Hindi katulad sa atin naka-elevate yung mga bahay ng tupa dito sa atin. Makikita natin na kailangan meron silang bahay na matutuluyan. Napakahalaga po nun. Kasi kung wala silang matutuluyan, kawawa naman sila. At ang mga tupa sa ibang bansa, makikita po natin sila nasa ground lang. Nasa ground lang sila, doon na sila natutulog, yun yung bahay nila. Pero sa Pilipinas, makikita po natin, usually, ang mga design ng mga kulungan o ng mga bahay nila, naka-elevate at least 1.5 to 2 meters po ang taas mula doon sa ground, no? Para nang sa ganon, iwas ito sa baha. Ang Pilipinas kasi laging maulan, no? May panahon tayo na tag-ulan. So kung ang bahay nila nasa ground lang, maaaring magputik, maaaring magbaha, na hindi rin naman maganda para sa kanila, no? Kaya isang dahilan yun bakit nakataas yung kanilang bahay. Pangalawa, ayon sa mga eksperto, yung amonya o yung amoy ng kanilang poops, no? Yung amoy ng kanilang dumi, ay itong amonya na to makakasama para sa kanila, no? Kaya at least tinataas natin ito ng 2 meters, no? Para nang sa ganon maging safe, at nilalagay natin ito sa mga open area. Doon natin ginagawa yung mga bahay nila para nang sa ganon ang access ng hangin kahit saan mangga. So bagay na bagay ito sa may mga lupa o lokasyon na may mga bukirin sila na hindi nagagamit. So gagawan natin sila ng bahay. So yung bahay nila, napakahalaga po niyan. Kasi ang bahay nila, ito yung tutulugan nila, ito yung pinagpapahingahan nila, ito yung dito sila nagre-relax kapag katapos nila sa galaan, no? Or kung gusto na nilang magpahinga, dyan sa bahay nila. So mga ka-ship, mga ka-livestock, sabi ko nga, itong tatlong bagay na to, dapat i-consider natin bago tayo mag-alaga, bago tayo bumili ng ating mga stocks. Kailangan, meron tayong source of food. Meron tayong pagkukunan ng pagkain. Napakahalaga niyan. Okay? Pangalawa, kailangan meron tayong malinis na tubig. Pangatlo, kailangan meron bahay na masisilungan o matutuluyan yung ating mga alaga para naman hindi sila nagmumukhang parang mga basang sisiw at maging malusog sila sa kanilang mga pangangatawan. No? So, ito po yung mga pangunahin na dapat nating i-consider. Okay? So, kapag na-consider natin ito at meron tayo nito, kaya nating i-provide ito, then go! Magpo-proceed na tayo para doon sa pagbili ng ating mga stocks. At abangan po ninyo ang mga susunod pa nating mga videos. Para nang sa ganon, updated po kayo. At makapagbigay pa po ng impormasyon sa inyo. So, maraming salamat po sa lahat ng ating mga tagisubaybay, no, sa lahat ng ating mga subscriber, sa lahat ng ating mga followers. Sana po paki-like and share nyo rin po itong ating mga videos para nang sa ganun makarating po ito sa iba pa nating mga kababayan na gusto po nilang sumabak sa ganitong uri ng negosyo o ng pag-aalaga. Para nang sa ganun magkaroon sila ng idea kahit papaano makaambag man lang tayo, no, sa ating kokonting kaalaman, no, para sa kanilang pagsisimula. Okay? So ito po yung mga mumunting tips. So maraming salamat po. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Yusuf Lopez, mula po sa Abu Ridwan Livestock Farm. Hanggang sa mga susunod po na kabanata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, at isang mapayapa at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Happy farming po!